Hello everyone! Narito ang mga pinakatakutan at pinakamapanganib na mga hayop sa buong mundo. Sa totoo lang, kapag mabanggit ang salitang mapanganib na mga hayop sa buong mundo, ay tiyak agad pumapasok sa ating isipan na ito ang mga nilalang na may malalaking pangil at malalaking katawan. Mula sa sinasabing kapag nakagat ka, ay pwede ka daw maging halimaw hanggang sa mahabang katawan na kayang lumunok ng isang baboy. Samahan niyo ako hanggang sa dulo upang ang aking munting kaalaman ay may bahagi ko sa inyo. Kakaibang kwento, nakakamangha, di pangkaraniwan, nakakabilib, dito lang sa ano-ano nga ba ang mga pinaka nakakatakot na hayop sa buong mundo? Umpisahan natin sa may walong paa, may mga paris na panuso, at may maraming mata dahil sa kanilang itsura. Hindi nakapagtaka na palaging itong kontrabida sa mga pelikula. Ito ay ang mga spider o tarantula. Ang tarantula ay isa sa pinakamapanganib na hayop sa buong mundo. Sinasabi, kapag nakagat ka nito, ay kaya kanyang lusawin ang iyong bala. Ito ay may malalaking uri ng gagamba at may napakabilis gumalaw o kumilos sa paraan lang ng kanilang paglalakad ay tiyak agad kanang kakabahan. At tuwing magagalit ang mga tarantula ay agad ganitong kakagatin. Kung isa ka sa mga milyon-milyong mga tao na may takot sa mga gagamba, maaaring ikaw ay may arachnophobia. Ang arachnophobia ay ang matinding takot sa mga gagamba. At ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, isa sa mga 10 katao ang nakakaranas ng matinding takot sa mga gagamba. Dahil sa malahalimaw na mga itsura ng mga gagamba, makailang beses na rin itong ginamit na kontrabida sa mga pelikula. Pero dapat ba tayong matakot sa mga gagamba? O ang mga gagamba ay biktima lang din ng mga negatibong imahe ng mga tao? Isunod naman natin ang hayop na kapag nakagat ka ay pwede ka daw maging halimaw. Ito ang tinatawag na wolf. Ang wolf ang kilabot na predator sa malalamig na lugar hanggang sa disyerto. Maraming tao ang takot na makainkwentro ang wolf dahil sobrang tapang ng mga ito at handang lumaban. Kung ang mga higanting buffalo ay kayang patumbahin ng mga wolf, siguradong sisiw lang sa mga wolf ang pabagsakin ang mga tao. Sa rehiyon ng Alaska, mayroong wolf na kayang lumaki ng 70 kilos at may haba ng 7 talampakan. Ang tawag sa kanila ay ang mga Northwestern Wolf. At kapag
makasalubong mo ang mga Northwestern Wolf ay tiyak, manginginig ka na sa takot dahil ito ay sobrang laki. Idagdag mo pa ang makapanindig balahibo alulong ng mga wolf. Marami na rin ang mga naitalang namatay dahil sa atake ng mga wolf. Lopophobia ang tawag sa matinding takot sa mga wolf. Pero kung tutuusin, wala naman dapat ikatakot sa mga wolf. Dahil ang mga wolf, kapag wala silang nararamdamang panganib sa paligid, ay hindi ito basta-basta umaatake. At alam nyo ba, ang mga wolf pa ang nagtatago kapag ito ay nakakakita ng mga tao. At iba pa nga ay malalambing, pero hindi ibig sabihin nito na pwede mo na gawing pet ang mga wolf. Laging tatandaan na sila pa rin ay ang mga mababangis na hayop. Dito sa malawak at malalim na karagatan, makikilala na natin ang isa sa pinaka kinatatakutang hayop sa buong mundo. Maraming tao ang takot lumangoy sa dagat. Kapag makita mo lang ang kanilang palikpik, ay tiyak manlalaki na agad ang iyong mga mata sa takot. Tinatawag silang shark o pating. Ayon sa nakatala, bawat taon ay may mahigit sa 70 katao ang namamatay dahil sa atake ng mga pating. May 500 species na mga pating at 12 lang sa kanila ang kinikilala bilang pinakadelikado sa mga tao. At ang pinakanotoryo sa kanilang lahat ay ang Great White Shark. Ito ang pinakamalaki at pinakamalakas. Malalaki ang mga ngipin at mas matindi ang mga takot ng mga tao sa pating dahil sa mga napapanood sa pelikula. Pero kung tutuusin, mas dapat mong kaawaan ang mga pating kaysa katakutan. Kada taon, milyon-milyong mga pating ang pinapaslang upang ibenta ang mga karne sa mga merkado. At hindi rin totoo na mahilig kumain ng mga tao ang mga pating. Nangangagat lamang ang mga pating sa tuwing intensyon ng mga tao na lumapit sa kanila. At nangangagat lang din ang mga pating bilang self-defense. Dahil sa maniwala ka man o hindi, takot ang mga pating sa mga tao. Ang panghuli sa ating listahan ay ang mahabang katawan, balat na puno ng kaliskis, at ulo na kayang lumunok ng buong baboy. Ang iba naman ay may kamandag na kayang pumatay ng isang elepante. Ito ay ang mga ahas. Sa buong mundo, may 4,000 uri ng ahas at 600 lamang sa kanila ang may mga matitinding kamandag. At ayon sa nakatala, sa bawat taon ay may mahigit sa 100,000 katao ang namamatay dahil sa kagat ng kamandag ng ahas. At mayroon ding mga ahas na kayang lumaki
gaya ng sa dinosaur. At sa sobrang laki nito, kaya niyang kumain ng tao. At ayon sa mga eksperto, 7 sa bawat 10 katao ang may takot sa ahas. Tinatawag itong Ophidiophobia. Ang Ophidiophobia ang tawag sa matinding takot sa mga ahas. Mas tumindi ang takot ng mga tao sa mga ahas dahil sa mga pelikulang nagpapakita ng mga malahalimaw ng mga ahas. Sa totoong buhay, meron talagang mga malahiganting ahas. Ito ay ang mga anaconda. Lumalaki ito sa mahigit sa 250 kilos. At humahaba ito sa mahigit sa 30 feet. Gayunpaman, hindi ito agresibo sa mga tao at sa mga hayop. Mas gusto nila kumain ng mga malahiganting daga. May mga tao pa nga na ginagawang alaga ang mga anaconda. Patunay na hindi delikado sa mga tao. Mahalaga ang papel ng mga ahas sa pagbabalanse sa ecosystem. Kahit mahalaga sa mundo ang mga ahas, hindi ito nangangahulugan na pwede mong gawing alaga ang mga ito. Ganun pa man, kapag nakaramdam ng panganib ang isang ahas, ay tiyak agad nilang depensahan ang kanilang sarili. Kailangan natin silang irespeto at hayaang mamuhay sa kanilang tirahan. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye.